papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Biba poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa Kanya sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ipinagkaloob sa atin ang buhay, ang panahon, upang lalo tayong makapaglakbay palapit sa Kanya, upang lalo tayong maging handa na makasama Siya. Kaya nga't ipagdasal natin sa misang ito na ang bawat oras na ibigay sa atin ng Panginoon ay makatulong sa atin na matanggap ang Kanyang biyaya na makasunod sa Kanyang landas. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Tesalonica. Mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Jesus. Ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang inyong layunin ng sino man sa kanyang pag-aasawa,
at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman, tulad na inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyurakan ni naman ang karapatan ng kanyang kapwa, ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa, at mahigpit na ibinabala, parurusahan na Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya ang sinumang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay, natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay mapakikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos. At siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay ng mga puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak, ang masunurit matapat, magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila'y hangal at ang 5'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbao ng langis. Subalit ang mga matatalino'y nagdala ng langis
bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit nang hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipinid ang pinto. Pagkatapos naman ay ang 5 hangal na dalaga ay dumating. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Pinabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Unang Biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng mga deboto at higit sa lahat, araw ng ating Panginoon. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Paumanhin po kung lalo na po ang mga nasa tagiliran, kung hindi nyo lubos na nakikita ang ating altar. Ngunit sa wakas ay nakita nyo, sabi ko sa inyo nung isang linggo, pagbalik ninyo ay wala na ang tabing at dihubat. Tayo'y nagagalak na ang luklukan ng ating mahal na poon ay lalong nagbibigay parangal sa kanya at lalo siya ang nagiging bida at lumilitaw. At sa paglilinis ng altar, sabi nga nung naglinis, lumabas ang tunay na kulay, ang kaputian ng kadalisayan, sapagkat yan ang nararapat para sa ating mahal na poong Jesus sa Nazareno. Kaya't natutuwa tayo sapagkat lalo natin siyang natutunghayan at lalo nating nabibigay parangal sa Kanya. At nawa ang kagandahan ng altar. At sana po pagbalik nyo sa isang linggo, wala na tong kabila para mas buong-buo na ang ating pagpupunyagi at pagbibigay parangal sa Kanya. Dahil mahal na mahal natin ang ating mahal na pong Jesus sa Nazareno, di po ba? Ang nagmamahal at nagsasabing nagbibigay papuri at pasasalamat kami, pumalakpak ng mas malakas. At salamat din po sa lahat ng mga tumutulong sa ating karidad, ang ating pagkakawang gawa, at nais din naman natin na maging maayos ang ating simbahan, lalo na po pag dumating ang oras na itanghal na pong formal ng mga obispo ng Pilipinas ang ating simbahan bilang pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. At ipagdasal niyo po
kasabay ng pagdiriwang na yon, ang pambansang pista. Sapagkat natitiyak ko lahat tayo, sabik na sa nalalapit na pista, tatlong taon na po tayong medyo may mga bawal-bawal. Sana po sa darating na 2024 sa Enero at 9 ay magawa na natin. Hindi lang yung gaya ng dati, mas marami pa tayong magawa para sa ikararangal ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At sa talinghaga ngayon, para ho lubos nating maunawaan ang aral ni Jesus Nazareno, ipaliwanag ko lang po ng kaunti ang talinghaga. Kasi sa ating mga Pilipino, baka hindi natin medyo maintindihan ano ba yung kwento. Wala lang ilawan, hindi na nakapasok sa kasalan yung limang birhen. Sa mga Hudyo po, hindi po yung katulad nung kasalan natin na sa araw ng kasal, nakikita-kita na lang lahat sa simbahan. Yung iba nga ho, hindi na sa simbahan pumupunta, sa reception na lang pumupunta, no? Pero sa mga Hudyo po, nung panahon na yon, sinusundo yung babaeng ikakasal nung lalaki. Ngunit dahil nung panahon na yon, magkakalayo ang tirahan, hindi alam kung kailan darating yung lalaking ikakasal. Wala naman hong cellphone noon na sasabihin, malapit na ako, di ba? Kunyari, baka may iba sa inyo, merong katagpo dito sa simbahan ngayong Biyernes, tinetext mo, where na you, di ba? Malapit na. Yung pala, paalis pa lang ng bahay, di ba? Maganon tayo. At least, saan ka na? Nandito na ako sa kabilang pintuan sa kanan. Pero nung panahon na yun, wala pong ganoon. Kaya ang paglalakbay ay hindi nila alam gaano katagal aabutin. Kaya nga, kasama ng babae ikakasal ay yun, di ba, sa kasal natin, may merong best man at may maid of honor or bridesmaid. Yun po yung 10 birhen. Sila yung katuwang nung ikakasal na babae. Sila yung kasama. Diba? Kaya kasama sila sa marcha. Ganun din sa kasal. Ngunit dahil wala pa namang kuryente nung panahon na yon, mahalaga ang ilawan sa pagsundo at pagsalubong. Kaya nga't yung 10 birhen, yun ang kanilang trabaho. Yun ang kanilang atas. Sila ang sasalubong, sila ang maghahatid. Kaya dapat yung ilawan nila ay laging gumagana. Dahil hindi nila alam ang oras kung kailan darating yung lalaki. Kaya nga narinig natin sa Ebanghelyo, doon sa 10 birhen na may ilawan, yung 5 nagtabi ng sobrang langis. At yung 5 naman, yung tinawag na hangal, hindi. At tumagal siguro, hindi ko alam kung na-traffic din, no? Yung lalaki. No? Diba ngayon, lagi pag-atrasado, ang dahilan, na-traffic ako. No? Pero sa totoo lang, tinanghali ng gising. No? O may dinaan ng pang-iba. Pero pagdating ng lalaki, umaandap-andap na yung ilawan ng 5 hangal. Ngunit yung 5 matatalino, handa pa rin at mayroong pa ring ilaw. Kaya't sinasabi ni Jesus Nazareno, ang papapasukin lamang, ang tatanggapin lamang sa kasalan. At hindi ba sa huling libro ng Biblia, sinasabi sa atin, ang langit, ang kapistahan sa langit, ang pagdiriwang sa langit ay parang kasalan. Kaya yung talinghaga ni Jesus Nazareno pumapatungkol din sa pagpasok sa langit. Dahil ang langit daw parang kasalan. Masaya ang mga tao, may handaan, at higit sa lahat, kapiling natin ang ating pinakamamahal na Jesus Nazareno. Ngunit nakalulungkot yung 5
na wala ng ilaw ay hindi makakapasok. Ngunit ang matatalino, yung lima, ay makatutuloy. Dalawang bagay ang nais kong ibahagi sa ating pagninilay. Sino nga ba talaga ang matalino? Sabi nga, yung lima matalino, yung lima hangal. Sa madaling salita, tanga. Ayaw natin maging tanga. Gusto natin matalino. Pero sino nga ba ang matalino? Sino nga ba ang marunong? Dalawang bagay. Ang tunay daw na matalino at marunong, hindi dinadaan lang sa tiyempo. Minsan para sa atin, ang matalinong tao, yung magaling tsumempo, di ba? Yung nandun ka sa tamang lugar, sa tamang panahon. Sino yung matalino sa ating sabing driver? Yung marunong dumiskarte. Pag nakita niya yung stoplight, ang titingnan muna niya sa kanan, sa kaliwa, may pulis ba? May manghuhuli ba? Kung wala, diretso ka. Matalino dahil hindi nahuli. Yun ba ang tunay na matalino? Sino ang estudyanteng matalino? Yun bang hindi nahuli ng teacher na may kodigo at nangongopya? Sa atin, siguro sabihin, ito ang mahusay eh. Hindi nahuli. Nagka-award pa. Sino ba yung matalino? Yung nandaya para manalo at hindi nabisto? Minsan yun ang inahangaan natin eh. Sino ba yung matalino? Ay, yung maraming kulasisi pero hindi nahuhuli ni misis? Kasi magaling tsumempo. Magaling sa timing. Pero mga kapatid, sa ugnayan daw natin sa Diyos, hindi pwedeng tsempo-tsempo lang. Kaya minsan yung iba, magpakabait ka na, saka na lang, pag matanda na ako. Saka na lang. Malakas pa naman ako ngayon, pag nagkasakit, doon ako manguumpisal. Doon ako magpapakabait. Doon ako magbagong buhay. Pero ipinapakita sa atin, ang tunay na matalino, hindi dinadaan sa tsempo-tsempo dahil una sa lahat, hindi natin alam ang oras. Hindi natin alam kung kailan tayo haharap sa Panginoon. Kaya't ang tunay na matalino, handa sa lahat ng panahon. Di po ba ang mga Boy Scout? Ano ang motto ng mga Boy Scout at Girl Scout? Laging handa. Kaya nga, ako po'y natutuwa sa inyong lahat, umulan man o umaraw, nandito kayo. Natitiyak ko ang iba, sa isang Biyernes na lang ako babalik, umuulan pa. Sino nakakatiyak kung buhay pa tayo sa susunod na Biyernes? Pero kayo po, umulan man o umaraw, mahirap man o madali, nandito kayo para ipakita kay Jesus sa Sareno. Hindi kami tsempo-tsempo sa pagsunod sa iyo. Buong buhay, habang buhay, susunod kami sa iyo. Magmamahal kami sa iyo. Magtitiwala kami sa iyo. Sapagkat ang tunay na deboto, handa lagi sa bawat oras. Ang nagsasabi, mahal na pong Jesus Nazareno, lagi kaming handa, itaas ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ayan na, sabi niyo yan ha. Laging handa. Hindi lang tayo mabait pag nasa loob ng simbahan. Mamaya, pag uwi ninyo, dagdagan ng pasensya. Baka pag uwi nyo, tulog pa yung anak nyo. Papasok, pero walang pasok pala ngayon. No? O hindi pa nakapagluto, o huwag kang magagalit muna. Hindi lang tayo mabait, matyaga, mapasensya sa simbahan. Sa lahat ng panahon, laging handa, laging sumusunod. Ang ikalawang tanda daw ng matalino, alam niya, hindi lahat ng bagay pwedeng hiramin.
Baka isipin niyo sa talinghaga, ang damot naman nung limang matalino. Di ba? Nangihiram yung limang hangal. Pengi naman konti nung langis. Ano sabi nung limang matalino? Hindi. Bumili kayo sa tindahan. Baka mamaya may manghiram sa'yo. O sabi sa talinghaga, bumili ka, bahala ka. Ganun ba ibig sabihin nun? Hindi po. Dahil mga kapatid, may mga bagay-bagay sa buhay na sa'yo lang hindi mo pwedeng ipahiram o ibigay. Lalong-lalo na ang kabanalan at kabutihan. Baka may nagsabi sa inyo kasama sa bahay, "Oy, pupunta ka ba sa Quiapo? Isimba mo na lang ako, ha?" Kasi hindi nagsisimba. Kaya sabi nila, "O magdalawang misa ka, yung isa sa akin, yung isa sa iyo." Hindi ho pwede 'yon, yung mga nag-online ngayon. Hindi niyo pwedeng sabihin, "Ay, sa iyo yung misa, ha? Ikaw na yung gagawa ng mabuti. Igawa mo na lang ako ng mabuti, ha?" Hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo, "O dagdagan mo yung dasal mo, sakripisyo mo. Sama mo na ako doon." Hindi ho pwede. Dahil ang pagsunod kay Jesus sa sareno, personal. Ito'y sa atin nang gagaling. Pwede nating ipagdasal yung anak natin, yung asawa natin. Pero sa pagdating ng panahon, siya ang aharap, hindi ikaw. Kung pwede mong ilusot yung anak mo sa principal, kung pwede mong ilakad yung kaibigan mo sa politiko at pulis, kung pwede mong maging padrino ka sa kaibigan mo sa barangay, sa Diyos, walang padrino. Tayo ang dadaan sa pagsusulit. Tayo ang titimbangin. Tayo ang bibigyang sulit. Kaya nga't, sana po katulad ng limang matalino, nagniningas, buhay na buhay, ang ating pag-ibig, ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, ang ating kabanalan. Kaya nga't sa unang pagbasa, sinasabi ni San Pablo, magpakabanal kayo, lumayo kayo sa kahalayan, magpakabuti kayo. Sapagkat sa bandang huli, ang ating buhay, ang ating magiging alay sa Diyos. Mga kapatid, hindi po ba yan ang ipinakita ni Jesus sa sareno? Buong buhay niya, lahat ng oras niya, inalay niya sa atin. Hindi tiyempo-tiyempo lang. Hindi kung may nakakakita lang mabait si Jesus sa sareno. Sa lahat ng panahon, mabuti siya. Sa lahat ng panahon, sumunod siya sa Ama. Sa lahat ng panahon, minahal niya tayo. At ano ang inalay niya? Nasa langit siya. Hindi niya sinabi dun sa mga anghel, "O kayo na lang pumunta sa lupa. Kayo na tumubos sa tao. Kayo na lang magpapako sa krus. Kayo na lang maghirap." Hindi. Ano ginawa ni Jesus sa sareno? Sarili niyang buhay ang inalay niya. Sarili niya ang nagpasa ng krus. Ganun tayo kamahal ni Jesus sa sareno. At sana ganun din natin siya kamahal. Laging handa, buong oras, habang buhay, hindi naghahanap ng kapalit, kundi sarili ang inalay sa Kanya. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto po kami uli. Araw ng debosyon, araw ng aming pagmamahal sa inyo at pagsunod sa inyo. At nais namin sabihin sa inyo na ang pagsunod namin sa inyo, hindi tiyempo-tiyempo, hindi panapanahon, hindi lang sa loob ng simbahang ito, kundi buong buhay, habang buhay, susunod kami sa iyo. Magtitiwala kami sa iyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, meron kaming mga taong nais ilapit sa iyo.
mga mahal namin sa buhay na nalayo na rin sa iyo. Nagtatampo sa iyo, natukso, nalululon sa masamang bisyo, na bulag ng kasalanan. Alam namin na nais namin silang ilapit din sa iyo. Kaya ipinagdarasal namin sila. Pero sa nawa dumating ang panahon, maihatid namin sila mismo dito sa iyo. Sapagkat walang kapalit ang kabanalan at kabutihan para sa kanila ang aming sakripisyo at mga dasal. At inaasam namin na darating din ang oras, sila mismo rin magsasakripisyo, magdarasal, magdedebosyon, at magbabalik loob sa iyo. Salamat po, mahal na pong Jesus Nazareno. Hindi ka naghanap ng kapalit. Ikaw mismo ang nag-alay ng buhay mo para sa aming kaligtasan. Ikaw mismo nagligtas sa amin buong buhay habang buhay. Matularan nawa namin kayo. Kaya nga't mahal na pong Jesus Nazareno, basbasan niyo po kami, kaawaan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinapaalala ng mensahe ng Ebanghelyo na dapat tayo maging matalino at nagbabantay sa bawat kahilingan na ating indinudulog sa Kanya, ang ating tugon, Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang simbahan naway maunawaan ang mga tanda sa ating panahon at tuwin ang mapapaalalahanan ang bayan ng Diyos tungkol sa walang hanggang dimensyon ng buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga kabataan naway manatiling umaasa at puno ng sigla sa buhay. Nawa ang kanilang matayog na adhikain ang siyang maging katig nila sa pagsasakatuparan ng mga dakilang bagay sa buhay. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga pinanghihinaan ng loob at nabigo sa buhay, naway huwag palalimin ang kanilang hinanakit at bagkus kumuha ng panibagong lakas at pag-asa mula kay Kristo na nangako sa atin ng kanyang presensya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo na may pag-asa at may pagbabalik loob na pananampalataya. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Ang mga yumao, naway makapiling ng Diyos sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Banal na Panginoon, gawin mo kaming tapat sa paglilingkod sa iyo. Tahimik nating idulog sa Diyos ang iba pa nating kahilingan. Ama ng panahon at ng walang hanggan, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan habang aming inihintay ang pagbabalik ni Kristo, ang iyong biyaya ng walang hanggang karunungan. Hiling namin ito sa pangangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa iyo mula
sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy ng krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana sa magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, anang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, lahat ng mga alagad at banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, sama-sama nating awitin ang Ama namin. Sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito si Jesus Nazareno, ang ating Panginoon at tagapagligtas, ang Kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po.
iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang namubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos ng kapiling niya. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor at ng pambansang Dambana ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan, ay muli naming panawagan ang inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, delata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba, at bottled waters. Para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad at sakuna, maraming salamat po sa inyong suporta. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito sa Quiapo, bagamat maulan. Nagsakripisyo po kayo, pumunta rito at natitiyak ko, ito'y kalugod-lugod sa ating mahal na Poon. At salamat din po sa mga naglingkod sa misa, sa mga tumutulong sa simbahan, sa pagpapaayos ng ating simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno
ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang tunay na deboto, ang tunay na handa sa pagbabalik ng Panginoon ay nag-aalay ng kanyang buhay at sumusunod habang buhay, buong buhay. At siya mismo ang nag-aalay nito kay Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalanan nila ang mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kali. Nuestro Padre Jesús Nazareno.